Anong pangalan mo? John Lloyd po. John Lloyd? Oh, John Lloyd ka pala eh. Ilang taong ka na? 10 plus 1. Ano 10 plus 1? 11? Ha? 11. Anong ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo ngayon? Ngayon po, paparking. Paparking lang po. Parking boy? 10 years tapos old. Tapos mama ni Mus. Kakalakal. Saan ka nakatira? Diyan lang po. Natutulog po kami sa karton. Sa? Sa dami na eh. Saan ka? Sa karton lang po natutulog. Nanay mo, nasa na? Nanay ko po, asama ni mo. Tatay ko po, kakalakal. Ha? Kakalakal lang po. Kalakal? Gabi, pero kalakal. Ikaw, nagtatrabaho ka na? Hindi lang po. Ha? Ano po, tinutulong ako po tatay ko. Parang nga si Isko. 10 years old, nagtatrabaho na. Diba? Gusto mo maging presidente? Ano kasi kami po eh. Wala kami bakay. Gusto lang namin. Ay. Meron kami, gusto namin. Meron dami kami tutulungan sa amin. Wala kasi kami pong bahay. Gusto namin. Kami, lahat kami kapatid. Dito kasi po kami kakapatid. Gusto namin, tulungan kami. Lahat ang kami. Yan ang ginawa ni Isko. Nagbigay ng pabahay sa Maynila. Nakakondominium na mga tao doon. Alam mo ba yun? Sige. Lasi po kami ang bahay. Yun. Si Isko meron na. Gusto na namin eh. Tulungan sige. Kami ni Isko. Okay. Tutulungan ka nun. Tutulungan kita. Sige. Salamat ha. Thank you. Napansin nyo yun, yung bata. Diba? Napansin nyo yung suot ng bata. Nakita nyo rin ba yung nakita ko? Ito yung mga bata na walang kamuwang-muwang sa kung ano ang kanyang isusuot. Walang kamuwang-muwang kung sa sino ang kanyang kakampihan dito sa eleksyon na ito. Diba? Kita nyo po, napaka-inosente, napaka-walang kamalay-malay. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanyang paligid. Ang tanging gusto niya lamang ay magkaroon ng sariling bahay at makatulong sa kanyang magulang. Yan ang batang Isko Moreno na noong 11 years old lang din ay natuto ng magbasura. O, etong batang to, nagpa-parking boy na. Ilang taon pa lang. Yan po ang mga kabataan natin ngayon. Yung hirap ng buhay, yan ang dinaranas nila. Na dinanas ni Yorme. 30 years ago o ilang taon nang nakalipas. Yan ang naranasan ni Yorme. Bakit hanggang ngayon nararanasan pa rin ng batang ito? Dahil walang pagbabago. Pula, dilaw, pula, dilaw. Puro yun na lang naman lagi ang namamahala sa atin. Kaya walang pagbabago. Diba? Puro yun na lang. Puro sila-sila na lang. Kaya ang mga kabataan natin sa murang edad, nagpa-parking boy, nagbabasura, namamalimos. Kaya hindi nababago ang estado ng buhay ng mga sinasabi nga ni Nanay Lenny na nasa laylayan. Kaya tayo tinatawag na nasa laylayan kasi nga hindi tayo umaangat sa kabila ng kanilang napakahabang pamumuno sa ating bayan. Ilang taon, sabi ni Yorme? 39 years. 39 years silang namuno. Itong batang to hanggang ngayon. Ha? Bawat paslit na sinisilang. Sigurado meron dyan magiging magbubuti, mga ngalakal, kumakain ng pagpag, namamalimos, nagpa-parking boy. Kasi hindi nga nababago ang mga desisyon nating mali. Yung mga desisyon nating mali, patuloy nating pinagpapatuloy na gawin mali, mali, mali. Mali nga eh, di ba? Kung sana lang, kung talaga lang merong, kung talagang meron lang pong pagmamahal sa kapwa, itong isang pamilya na ito, itong mga Marcos na ito, itong si Bongbong Marcos na ito, bayaran niya yung 23 billion niya na tax na utang. Maraming katulad nitong kabataang ito na masasagip sa kalsada, mailalagay sa magandang paaralan, mailalagay sa magandang tirahan, yung mga magulang, magkakaroon ng disenteng trabaho, makakakain ng 3 beses sa loob ng isang araw, hindi mamomroblema sa kuryente at ilaw, maipanglalaman sa sikmura. Pero hindi nga nila gagawin yun. Bakit? Ano ba naman ang pakailam nila sa atin na mga nasa laylayan ng lipunan?
Anong pakialam nila sa atin? Kaano-ano ba nila tayo? Hindi nila tayo unahin, hindi nila tayo iintindihin dahil ang kanilang iintindihin ay yung ilalaman sa kanilang mga bulsa. Yung ilalaman sa kanilang mga savings account. Yung ilalaman sa mga bulsa ng kanilang mga kamag-anak, anak, apo, hanggang sa mga kapinsan-pinsanan. Kaya sana tayo po mga Pilipino, matuto na tayo. Maawa tayo sa ating mga kabataan. Maawa tayo dun sa bata na yun. Kay John Lloyd, 11 years old, namamalimos parking boy. Maawa po tayo sa kanila. Mabago na sana natin yung mali nating ugali. Mabago sana natin yung mali nating desisyon. At eto na yung pagkakataon na ito. Eto na yung pagkakataon na yun. May 9, 2022. Baguhin natin yung maling tradisyon, yung maling pagboto, yung maling desisyon. Para kay John Lloyd. Ingat! O yun, di ba sabi ni John Lloyd, ingat? O yun, mag-ingat po tayo sa pagboto ha. Pero yung si John Lloyd na to ha, sana talaga matulungan siya ng pamilya ni... Sana matulungan siya ni Yorme, yung pamilya niya. Mabigyan ng magandang kinabukasan tong batang to. Kasi matalino sumagot yung bata at talagang... Ramdam mo yung puso eh. Yung pagmamahal eh, no, mararamdaman mo yun. So, sana po, matulungan tong batang to at masagip sa kalsada, mapag-aral, mabigyan ng magandang tirahan, mabigyan ng magandang kinabukasan. At mangyayari lang po yun pag si Yorme na ang ating Pangulo. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you po, Mama Chup Chup. Love you, God bless us all. At Pilipinas! God first. Shoutout kay John Lloyd ah. Naku, napakasipag mong bata ka. Ingat ka dyan sa iyong ginagawa. At naku, sana binigyan, ewan ko kung pwede yun ano, kung binigyan ni Senator ng kahit konting pang merienda yung bata. Huwag na lang siya yung mag-abot. Iba na lang para hindi siya masilipan ng mga kalaban. Pero alam niyo, nakakaawa yung bata ano? Sana nabigyan kahit konting pang merienda para pangkain ano, sa pamilya niya. So hanggang dito na lamang po. Bye bye, ingat po kayong lahat. Hi Makmak Pablo. Uy, maraming salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin ha? Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health, and may God continue to guide and bless you, and I hope someday mamit ko kayo, ha? Ingat ka, maraming salamat.